darkness will all overcome light. No? Hindi yung ganun eh, yung pag sinabi mo, darkness will overcome light. Bakit po nagkakaroon po ng kadiliman ng liwanag? Pagka po nagkakagulo, pag may nararamdamang hindi maganda. Di ba? Pero ang light po, ay hindi po kayang yanon ng darkness. Eh. Kasi pag meron kang ilaw, sa totoo lang, magagapi ka agad yung pong makadiliman eh. Subukan po natin magsindi ng munting kandila sa dilim. Magugulat ka na lang. Tapos magsindi ka ulit ng pangalawang kandila, tatlong kandila, limang kandila. So sa pamilya po, napakahalaga po ng ang liwanag ng buhay pag tayo po ay nasa ating Panginoon. Amen. John 1 verse 5, the light shine in darkness and the darkness has not overcome it. Amen. No? Kasi yung binasa natin, yung sinabi natin kanina, darkness will overcome the light. Ebe, question po yun. Nagiging ganun po ang buhay pagka po tayo po ay nasa kadiliman. Amen. Kasi bakit po? Tinatanggihan natin ang liwanag. Amen. Pag lumalayo ka kay Jesus, my dear brothers and sisters, sigurado ko po, amen, eh magkakaroon po ng kadiliman. But the good news, brothers and sisters, regardless of how bad things may seems to be happen to our life, no? Sa totoo lang po, pagka na kay Jesus ka, punong-puno ka ng pag-asa. Amen. Di ba? Yun yung isang bagay na ano. Pero meron ako na narinig, Sister M, sa isang pare, na yung there will not be no healing pag walang forgiveness. Amen. Yes. Yun pala yun. Eh yung forgiveness po, yun po yung liwanag eh. Eh yung darkness po, sa totoo lang po, yun po yung karamdaman. Eh ano po yung pinakamabigat na karamdaman? Kasalanan. Amen. Unforgiveness. Yun yung isang bagay. Kaya nga madalas, pag may pinipray over, Sister Ems, marinig ko yung meron ka pa pang hindi napatawad. Amen. Yun yung madalas narinig natin eh. Kaya napakahalaga po na patawad po para po makareceive tayo ng ating kagaling. Iwan. Tayo po ngayon na nagsasama-sama, tayo po, kayo po, na joiner po, na nakasama po sa ating pong Be Inspired, you will be always inspired pag lagi po tayong marunong magpatawad. Amen. You will receive healing, no? Sa ating mga magulang, sa ating mga anak, we will receive guidance and direction from God, no? Magkakaroon ka ng love, joy, peace, no? Yung mga family issues, kayang ano yun yung pag mayroong pagpapatawad eh. Amen. Di ba? Amen. At sa totoo po, marami pong bagay na sa ating po, pag meron tayong mga petition sa Panginoon, request sa ating Panginoon, lagi po, suriin natin ang ating puso. Pag may balakid, pag may hatred, pag may hinalakit, pag may tampo, no? Eh, yun po ang nagbibigay po ng barrier. Amen. Mr. Ems, marami sa ating nagpapadala ng mga kahilingan ng ating mga kapatid. Amen. Pwede mong basahin? Amen. My dear brothers and sisters, let us include the complete healing, especially of Brother Alex Ignacio, Stella Shen, our very own Sister Aurea Atas, Corazon Villon, our friend, Brother Joey Balete, and Gino and Carlota Giugonia. Yes. And then also the prayer request of Sister Olivia Lunaria, Maruha Palagod, Maria Yolanda Palagod, Fe Agustin, Cristobal Alvarado. Thanksgiving of Sister MJ Dulawan, Badet Roy, Detsi, Dugaduga, Jennifer Lam, Josephine Samson, Malu Guanson, Apaliso, the continuous healing also. Amen. And also for the healing of Sulita Fulson, Patrick Moore, Virginia Macarilay, yeah, the sister of and lahat po ng mga prayer request niyo po, kahit po hindi nababanggit dito at nabasa na po namin, nandun po yun sa aming puso, dinadala po natin. Amen. So let us pray, brothers and sisters, sama-sama po tayong magdasal, sama-sama po tayong humingi ng awa sa ating Panginoon. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, sabi mo po, pag kami po kayo humiling, narinig mo po kami, O Panginoon. Oh, yes. Naniniwala po kami, Panginoon, sa oras na ito, hinihipo mo po ang aming mga kapatid na mayroon, yes, po mga kahilingan. Amen. Kagalingan ang hinihiling, pag-asa na hinihiling, Lord God, direksyon na hinihiling po sa inyo, O Panginoon. Amen. Pagkakasunduan, O Panginoon. Hanap buhay, O Panginoon.
visa, safe travel, Lord God. Lord, we ask you, Lord God, to bless each and every one of us, especially those who are who want to be free in addiction, sa drugs, sa gambling, Lord God. Tinataas po namin siya ang mga kapatid na sa bilangguan, Panginoon. Mga nagugutom, Panginoon. May mga pangangailangan, Panginoon. May mga family issues, Lord God. Lord, naniniwala kami sa oras na ito. Iginagrant po po ang lahat ng aming kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.